they respect my greatness, but they don't like my attitude. They hate my attitude, pero alam na lahat ng tao dito na magaling ako. That's a fact. Ikaw, ikaw, alam na lahat ng tao na wala kang hangin at mataba ka. Try me. Kunin mo na, kung ano ibibigay yung mic dyan kay Rolando D. Okay, so... Walang respeto kasi yung the way siya magsalita. Dinadamay niya, okay lang naman na ako yung ibabash. Hindi lang, walang galang eh, kahit girlfriend ko, yun. Yung pangit eh. Grabe yun naman ako. Oo. Ba't mo naman ang gadamayan ng shota dito? O yan, si Rolando D, nandito. Yun, yun, yun. Wala masalita. Kasi, ganito yan. Ako kasi, marespeto ang tao. Pero once na trash talkan, magsimula ka ng trash talkan sa akin, wala namang rules dyan eh. Wala namang nagsabi na, okay, eto 10 commandments ng trash talk. Bawal ganyan. Magsimula ka ng trash talkan, you started it, pagkatapos iiyak-iyak kayo ngayon na sabihin, uy, bastos, hindi. Alam mo yun? Hindi mo kami umiiyak. Alam mo yun? At saka hindi kami nagsisimula ikaw. Hindi, katulad yan. Sabi ko lang, may nagtanong sa akin, gusto mo ba labanan si Rugby Boy? Actually, kung magiging masamang ugali ko, sabihin ko, ba't ko lalabanan yun? Sino ba yung tangang yun? Siyempre, ang sinabi ko, lalabanan ko siya. Siyempre, marespeto ako. Ayoko naman masaktan yung feelings ito. Feelings na nga lang niya mahalaga sa kanya. Ang sasabihin ko na nga lang, na siyempre, ayoko masaktan feeling si Rugby Boy eh. Baka mabasa niya, ma-offend, umiyak eh, sumuntok ng pader. So, ang gagawin ko, sinabi ko, lalaban ako sa Rugby Boy pag merong ganyan, pag merong pera. Ang pagkakaintindi naman nila, naghahamon ako, kasi low IQ eh. Ang pagkakaintindi nila, naghahamon ako, may nagtanong lang sa akin, unang-una hindi ko siya kilala, hindi ako mahilig sa YouTube, wala akong YouTube eh. Nagtanong lang sa akin, gusto mo bang labanan si Rugby Boy? Kinakailangan ko pang i-research sino si Rugby Boy kasi ang alam ko Rugby Boy, yung mga mababaho dyan sa streets. Kinakailangan ko pa i-research. Sino putang ino? Mga batang hamog. Nag-research pa ako bago yung nag-interview sa sino to Rugby Boy kasi nahiya ako eh. Baka sabihin ko, sino yung Rugby Boy? Kasi baka masaktan yung feelings niya. Ayoko na masaktan yung feelings ito kasi respeto kita. So sinabi ko, ito pala si Rugby Boy, URCC fighter, kita 15,000 per fight. Sige, sabi ko na lang, Lalabanan ko to pag meron kaya magbayad sa akin. Yun yung sinabi ko. Ang pagkaintindi naman niya, di ko alam kung di siya mag-Tagalog, or dahil nag-English lang, di siya marunong mag-English, kasi multilingual tayo eh. Magbibisaya ko ngayon, ang gusto lang nga po isulti, sukulandig ka, pag nagbayad sa ako ang fee, kaya ang fee na ako, mahal. Kaya yun nga yung sinasabi ko eh. Tapos ang pagkakaintindi mo naman, hinahamon ko nito, minamalit ako nito. Di ako minamalit. Ngayon, eto, nagsimula sila mag-trashok dahil nga yung pagkakaintindi nila sobrang babaw eh. Trinashok na nila yung... Nagumawa pa nga to ng video eh. Sasabihin nila, hindi foul. Gumawa ng video na knockout ang dog yung Lee, nakumita ako ng million. Alam mo yun? Trinashok pa nila yun. Sila nga hindi nakarating nun eh. Ang laban nito, ang record dito sa boxing, alam mo ba't nasa BKB to? Ang record dito sa boxing, 5'9". 5'9". Mas malaki pa ang 7'11". 5'9". 5'9 record dito sa boxing. Saklap mo naman mga salita. Oo nga, 5'9 record dito sa boxing. Sobrang banu nito na sa boxing. Kaya lang ito nananalo ng BKB kasi baka laban niya matatabang lasinggero. Tapos ngayon, gusto niya akong hamunin dahil na-knockout niya yung isa. Nakita niyo ba ako? Nag-upload na ako ng sparring. Nakapag-sparring ako ng world champion na boxer. Nakapag-sparring ako sa mga Asian champion na boxer. Nakapag-sparring ako sa mga K1, naglalaro sa glory ng mga middleweight fighter. Nakapag-sparring ako sa Thailand ng ganun. Ba't ako dito? Ang sinasabi ko nga lang sa inyo, kapag meron magbayad sa akin kahit bukas pa, hindi ako pwede mag-level down. Hindi ako pwede mag-level down ng phrase ko. Ang phrase ko, last fight ko is 500, nag-level down pa nga sa BKFC kasi nakiusap sa akin yung may-ari. Sabi sa akin, tol, eto. Tapos nanghingi ako ng purse ko. Sabi sa akin ng may-ari, hindi kita kayang bayaran. Pero kapag nanalo ka, bibigyan kita title fight. Tapos eto na, bibigyan ko na yung purse mo. O sabi ko, sige, pero bigyan mo 500 plus 500. Binigyan 500 plus 500. Nag-level down pa nga ako doon. Pag lalabanan ko to ng 30,000, anong gagawin ko sa 30,000? Ginagastos ko yun na isang linggo. Tingnan nyo nga, yun nga, tol. Hindi kita iniinsulto, tol, ha. Ang sinasabi ko lang,
sulto sa lagay na yun, ha? Hindi pa. Mabait pa raw si Rolando. Di pa. Tapos sinasabi ko lang yung totoo nun. Nung tinanong nila sa akin, lalabanan mo ba si Rugby Boy? Ang sagot ko, ano sa utak ko, putang, sino yung Rugby Boy? Pero dahil na yun, dahil ayoko na masaktan, kasi syempre, baka, nag-research agad ako, eto si Rugby Boy, isang barabarang fighter na merong 5-9 record sa boxing. So, as respectful, sinabi ko na, lalabanan ko lang si Rugby Boy pag meron magbayad sa akin. Yun na naman yun. Okay, so, sa tingin mo ngayon, si Allen Wicoco yung mag-expose nung, o parang titigil niya yung hype? Walang hype train. Matagal lang basag ang hype train dahil sa record niyang 5-9. Ang naniniwala lang, okay. ang naniniwala lang sa mga hype train ni Rugby Boy is mga follower niya na hindi marunong mag-smell ng beautiful. Kaya lang. So, inaniniwala ang mga fighter dito, sino ang naniniwala? Taas ang kamay. Sino ang naniniwala dito na kaya ko ni Rugby Boy? Yung mga fighter talaga, ha? Taas yung kamay nyo. Hindi ka fighter. Ayun, si Rugby Boy. Tumaas ng kamay, si Rugby Boy. Hindi ka fighter. Vlogger ka. Sino ang fighter dito? Wala fighter. Kahit nga coach mo, hindi man... Totol, yung coach mo, hindi naniniwala yun na mananalo ka. Nagkataon lang, kikita siya pa naglaban tayo. Kaya pinipilit niya. Ayun yung diba? Totoo. So, kaya eto, Tol, maniwala ka. Tiyan mo, bakit kaya naglalaban ng sadyante ko? Tol, sadyante ko, magaling yan. Pero kakapro lang yan. Nagisimula pa rin karir niyan. Ikaw, sobrang tagal mo ng pro. Sobrang tagal. Naglaro ka na ng MMA. Field MMA fighter ka, di ba? Admit it. Naglaro ka ng boxing. Never ka nakapag-international sa boxing. Dito pa lang natutulog ka na. Ako natutulog ako sa ibang bansa. Tapos, di ba? Dito pa lang natutulog ka na. Sa ibang bansa ako, nakatulog ako, nanalo ako. Yung nga sinasabi ko nga sa'yo. Sinasabi ko sa hindi nga tayo pwede maglaban. Ngayon, lalabanan mo to sa Jante ko, nakaka-pro lang. Maniwala ka sa akin, bago ka tumingin sa akin, Tol. Maniwala ka sa akin, delikado ka dyan. Kaya, yan yung ka-level mo, yung isa Jante ko, nakaka-pro lang. Maganda, buti ka, nalaman ka pa ng belt. Yan, the highest stage of your career yan. Which is, congratulations. Pero huwag ka na mag-asam sa akin. Grabe. Para kang pangit na nag-aasam na round girl. Wala. Uy! Kalangayat! Masyadong manghang. Don. Teka lang, para fair. Okay, yes. Fair kami dito ni Kabakal. Kailangan may oras ka para sumagot. Don. Ano masasabi mo sa mga sinabi niya sa'yo? Walang kwenta naman yung mga pinagsasabi niya. Wala naman akong, bahala siya sa buhay niya. So, sa June 2 na lang, June 2. Sa June 2 na lang magkakaalaman. Pero yung tanong, gusto mo nga makalaban si Rolando D? Oh, kahit ngayon na. May gloves tayo dyan, di ba? meron may dala ng 2 million ngayong araw, okay lang. Meron may dala ng 2 million ngayong araw, okay lang. Pero I never fight for free kasi hindi nga ako cheap na katulad ni Don. Eto, lalaban to, pag sinabi kong kahit may 500 tayo ngayon, may paglaban ka dyan sa laban kayo, 500, bigyan mo si Don papayag. Ako hindi. Kahit bigyan mo ako ng 100,000, di ako lalaban. Kasi takot may nabubuhay ka ako eh. Nabubuhay ako. Takot ka daw, sabi ni Rugby Boy Rolando D. We all know that's a lie, you know? I'm fighting abroad. Wala dito, kahit sino dito sa grupo, kahit sino mga fighter na nakapaligid sa akin ngayon, sino sa inyo magsasabi na takot ako sa inyo? Wala dito nga kahit sino sa akin mananalo sa sparring na MMA. Mm. Nakapaligid ngayon dito eh. Oo nga, di ba dati dapat may pupunta sa gym nito ah. Wala nga eh. Alam niya, kilala ko ng mga tao dito. Kilala nila, they respect my greatness, but they don't like my attitude. They hate my attitude, pero alam ng lahat ng tao dito na magaling ako. That's a fact. Ikaw, alam ng lahat ng tao na wala kang hangin at mataba ka. Try me. Kunin mo na ibibigay yung mic dyan kay Rolando D. Okay, so...